naalala ko na muntik na ako mag-quit noon sa networking, sa ginagawa ko. Yung pinaka-down moment ko. Nung time na kumakain ako ng tira ng customer sa fast food, naalala ko yun sa Robinson's Fente yun. Actually, lagi ko nang ginagawa yun sa Manila pa lang na nagne-networking. Nung time na yon, ewan ko ba't sobrang down moment talaga yun. Nabigla akong, habang kumakain ako ng tira ng customer, bigla akong naalala, parang bigla akong naawa sa sarili ko na ano ba yung, tama ba yung ginagawa ko? Tama ba yung decision na ginawa ko? Na nag-full time ako, na kumakain na lang ako ng tira ng mga customer. Tapos bigla akong lang naalala lahat ng mga hardships, yung mga down moment, yung mga taong nag-negative, yung mga taong hindi naniniwala, yung mga taong nagsasabi na pangit yan, hindi maganda yan, scam yan. Ang dami nang sinabi sa akin. Bigla akong naalala na kung ano, baka totoo. Tapos bigla akong nakita, tumingin ako sa mga taong kumakain. Bigla akong nag-self-pity talaga sobra, kasi nakita ko sila, ito yung mga taong nakapalibot sa akin dun sa fast food na yun. Ito yung mga tao na mina-mindset ko na ang employment hindi maganda, walang mangyayari. Parang nagkaroon ako ng guilt feelings na ba't ko sila inaano eh. Sino ngayon? Sila yung nakakain na masasarap, nakakain na maayos. Tapos bigla akong time na yon na wala akong kapera-pera. Tapos bigla akong naalala na wala akong pera. Paano ako uwi? Maglalakad na naman or mag 1, 2, 3. Tapos hanggang yung time na yon, low, napaka-baba ng moral ko. Na lahat ng negativities na naisip ko, na feel ko talaga, na parang time na yun nang nagdrama talaga ako sa sarili ko. Hanggang umuwi ako sa boarding house sa Kamputaw sa Lahog. Hanggang tinanong ko sarili ko, kung hindi ko gagawin, tigil na lang ako. Nag-isip na ako ng option na maghanap na lang ng trabaho ulit, mag-apply ulit. Hanggang tinanong ko sarili ko na parang dinerecho ko talaga na, Louie, ano talaga gusto mo sa buhay? And sobrang blessed yun na parang may nag-spark at may sumagot sa utak ko na parang may bumulong sa akin na, Louie, ituloy mo lang. Kaya mo yan. Pinapaganda lang yung kwento ng buhay mo. Believe me, parang pinupush niya ako na, kaya pa, push pa yan, Louie. Paano lang yung pangarap mo? Bigla yung mga tinatanong sa akin ng sarili ko na, paano lang yung pangarap mo? Paano yung goals mo? Paano yung buhay na gusto mong umasenso? Gusto mong maging yumaman? Gusto mong, di ba, gusto mong lahat ng niremind ako dun sa mga goals ko na bigla akong naisip tuloy at nasabi ko sa sarili ko, sige lang, push lang, laban lang, kahit ano pa yan. And mula nung time na yun, nung oras na yun, dun ako nakapag-decide na lahat ng challenges, lahat kung anuman may experience ko, game na game ako, na kahit na ano pang hirap, hindi ko indahin yung hirap. Kahit na anong pagod, puyat, gutom, hindi ko indahin yun. Kasi alam ko, pinapaganda lang yung kwento ng success story ko. Doon nagsimula yung decision na magkaroon ng isang Louie Gascon sa industriya ng networking. And I hope na maging inspiration to sa lahat naman nagsisimula, na feeling mo, kung nahirapan ka, okay lang yan. Kung may mga taong hindi naniniwala sa'yo, okay lang yan, tuloy lang. Kung may nagsabi sa'yo yung pangit, okay lang yan, tuloy mo lang yan. Kung may nagsabi sa'yo na hindi maganda, itigil mo na yan, ituloy mo lang, mas lalo mo ituloy. Kung feeling mo walang nangyayari na ilang months or baka years na naisip mo, ituloy mo lang yan. Believe me, maniwalaan mo sarili mo. Have faith kay God na lahat ng pangarap mo, kayang ibigay. Paniwalaan mo lang sarili mo, push mo pa sarili mo. Kasi bakit? Kasi pinapaganda lang din yung story ng success mo. God bless everyone.